ang mga priority na nabigyan ng relocation, ito yung mga nakatira sa danger zone. Gaya dito sa mga estero, sa mga creeks, riverbanks, sa mga railway, at yung mga naapektuhan ng demolition, pati na rin yung mga nasunugan ng bahay. Ngayon naman, ating ipipicture ang kanilang relocation dito matatagpuan sa Naic, Cavite. Ito yung tinatalag nila na row house at matatanaw mo dito sa likod yung Manila Bay. Kailan kayo nalipat dito, sir? July 20. July 20, ngayon taon. Ah, meron titinda nang dito. Milk tea. Sa yung kabay, no, may kita nyo dito, yung iba merong mga tindahan. Opo, may masilya lang yan. Ah, masilya lang. Masilya lang ang pintura yan. Hmm. Kailang mo lang isa, may sobrang init. Hindi, mga bata nag-iiyakan eh, mainit. Nandito tayo ngayon sa Governor's Drive dito sa Naic, Cavite. Alright. So itong way na to, pabalik to ng Manila. Itong sa kaliwa naman, yung papunta sa paan pa? Ibang parte ng Cavite. Alright. So mag-update tayo ngayon kabayan itong mga housing project dito sa may area ng Naic, Cavite, dyan sa right. So maganda yung location nila dito, ha. At malapit siya dyan sa gagawing mega bridge, yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Nandiyan lang sa kanyan, Barangay Timalan na Conception, no? Yan. So ito na yung flying bee, kakanan tayo ngayon dito sa Baylanin. Malainin na luma. Ayan. So yung mga madalas tinatanong nyo, ano itsura ng mga relocation, no? Lalo na yung mga nakatira sa danger zone. Yan yung mga nasa estero, sa ilalim ng tulay, nasa mga rilis ng PNR. So ngayon, ito na yung relocation nila dito. Malayo na sa danger zone, no? Kita nyo naman dito, puro mga palayan, no? Madalas din kasi natatanong natin sa mga na-relocate na dito sa Cavite, tapos natatanong din natin yung iba, bumabalik sila sa Manila eh malayo daw sa kanilang hanap buhay. Ayan, makikita nyo naman dito, di ba? Oh? Talagang pangkwal lang talaga siya, pang residential. So medyo malayo nga dito, no? So target ng Marcos administration ngayon na mag-build ng mga housing units. Then they may get 1 million housing units per year. So a total of 6 million units yan pagkatapos ng Marcos administration. Ayan. Itong Cavite tsaka Bulacan, ito yung mga kon talaga number one relocation site pagaling sila sa Metro Manila. Kasi ang lawak pa dito. Kita niyo kabayan, parang nasa bukid ko pa lang, di ba? Dito puro bakanting lote ba yan. Tsaka dito ang daming mga housing dito. Mga iba't ibang tawag nila mga residents. Napin natin, nandito lang yun. Actually, yung mga example, mga informal centers, tinamaan sila ng demolition, automatic yan sila may bibigyan ng pandin. Lang ito, relocation agad. Pero pag hindi naman sila tinamaan ng demolition or ibang situation naman, ayon sa natanong ko, pwede rin sila mag-apply dito sa NHA.
hindi pa lang pala dumadaan dito, puro mga tricycle pa lang. Usually ito yung mga modes of transport dito. Ah, ito na guys. Pasok muna tayo dito. Itong mga bahay na nakikita nyo, Erica Louisville ang tawag nila dito. At mayigit 5 years na nakatira yung iba dito. Choco nito, mga housing units nito siya. Ito yung mga naunang housing units saka yung mga nabigyan ng relocation dito. Ayun sa natanong ko din, yung iba dito, ito yung mga nasa danger zone at saka yung mga ibang bahay na nasunugan, dito sila na relocate. So doon pa yun sila sa Metro Manila, ha? Di ba? At mapapansin mo naman dito yung iba, meron silang hanap buhay, oh. Tulad nito, itinda sila ng mga ito, mga gulay, meron din mga pang sari-sari store, oh. Di ba? So kung baka nagsisimula na sila dito para sa kanilang pang kinabuhayan, no? So bago-bago lang, di ba? You know, 5 years later, ito na yung sitwasyon ng mga bahay dito. Oh, meron ng mga bakery shop dito, di ba? Ito, meron ka, no? General merchandise, di ba? Ang maganda ito, kabayan, no? Napaka-presko ng hangin dito. Malayo sila sa pollution ng sa Metro Manila. Alright, so papunta na tayo. Ang tawag nila sa lugar pala doon ay Kalubkob. Doon natin matatagpuan itong pinunta ni President Bongbong Marcos. Kabayan na lang dito. So hindi lang mga housing ang target ng Marcos administration ngayon. Siyempre, target din nila mabibigyan ng mga panghanap buhay yung mga nakatira dito. Baka simple ng mga bahay nila dito. Guys, kung di nagkakamali mga kan, marami yung nabigyan dito. Ikot muna tayo, ha? Dito rin kabay, no? Pagkalampas sa tulay, ito na siya, oh. Pakita ko sa inyo yung mga bahay dito at saka yung itsura nila. Kung mapapansin nyo, yung iba dito bakante pa. Pero meron na nakasulat, oh.
Block 54, Lot 09. Block 54, Lot 11. So, naka-number to. Kabilang side yan. So, hindi pa okupado yung iba dito. At least maganda, oh, di ba? Kung nakatira ka dun sa ilalim ng tulay, eh, ito naman napakaganda ng kano, di ba? Oh, yung iba dito may mga sa business na, oh. Yan ang sari-sari store. Simple lang yan, pero malaking bagay, no? Dito, okupado yung mga units dito. Okay. So, tayo babay. Papakita ko sa inyo. So, ito kabay. Nandito na tayo sa Barangay Kalugkub, ang tawag nila. Ano yung Parkstone, ma'am, no? Ang tawag nila ito sa Parkstone. Oh, di ba? Ito yung bahay nila, nanay. Nay, saan kayo nakatira dati? Bago dito? Tondo, Manila? Opo, sa Building 3. Building 3. Saan mo sa Tondo, Nay? Sa ano? Sa may Katuparan. Ah, Katuparan, alam ko eh, dun sa Smoky Mountain? Oo, sa Rotten. Sa Arten. Dito lang banda. Yun ba yung bahay nyo dun sa kwan, ma'am? Yung dinimolish malapit sa Sabungan? Oo, opo. Ah! Ah, kayo pala yung mga natamaan na unit doon. Kasi ginawa na nila ng kanya, ma'am, kalsada. May kalsada na yung iba, hindi pa nilipat eh. Hmm. Baka ano pa, itong next month pa siguro. Yung iba. Okay. So, mga ilang square meter yung kanya, ma'am, bahay dito? Ah, dito. Okay, so, basic lang pagpasok dito, ito yung living room. Opo, ito yung ano, yung pinakasala. Si sala naman. Ay, yung kwarto na dito. Mm. Tapos kitchen, CR dito. CR doon. So yung kitchen niya, kami lang paggawa niya. Ah, okay na lang. Additional na lang. Additional. Okay na pala, no? So hindi naman mainit dito kasi ko naman, no? Mainit pag tanghali po. Pag tanghali lang. Lalo pabong. Ay, yung bubong. Walang ano, walang kisame. Eh, kami nagpakisame na. Ay, ilagyan na insulin na eh. Wala na yan. Ay, insulator ba yan? Kisame na siya. Kisame na. Hardiplex. Hardiplex na yung kisame namin. So yung kwarto niyo dito, isa lang? Isa lang po. So ilang kay kasya dyan? Ano, dalawa kami ng apo ko. Di silang dalawa mag-asawa dito din sa labas. Ah, palipat-lipat na lang kayo? Oh, kami talaga dito sila. Parang double deck kasi sila, si mama. Ah, double deck. Ah. Double deck kami. Apo niya na taas. Ah, so okay na rin dito kasi presko naman din naman dito, no? Pag sobrang init sa tanghali, nag-ano sila, nag-aircon. Pero sa gabi malamig. Ah, sayang na hindi kayo nabigyan ng unit dun sa condominium ni Yorme. Hindi nga. Yung ha? Iba nga doon eh, pinalik, lumipat dito eh. Kasi hindi nila kayang monthly? O, mag-produce ng monthly. Ah, dito, magkano monthly dito? Ano, wala pa. 1 year kami, bago kami magbayad. Ah, okay. So kung mag-isa po, after 1 year, magkano na yun? Ano, 750, ma'am. Ah. Pinasabasaan lang ng right of way. Yung lang ang binigyan. Yung right of way. Nang ano, nang tondo minyo. Ah, so may aircon dito. Madalas yung ginagamit mo, mag-upon lang, pag summer. Ano, tanghali lang pag sobrang init. Mm. So ngayon, nandito na kayo sa Naik, Cavite. Paano yung hanap buhay nyo? Wala, diskarte. Nagtinda-tinda, ganon. Ah, okay. So yung ano, asawa niya sa Binondo na trabaho. So pumupunta pa ng Binondo asawa niya? Oo, madaling araw siya bumibiyahe. Ah, yun. So ginagawa ng paraan na lang para makapabalik ng Manila. Para mabuhay. Uwian. So ano ba, nagbumotor siya, ma'am? Mag-commute, ma'am? Ako, motor po. Ah, okay, ma'am. Walang problema motor kasi ikaw lang eh. Dalawang oras lang dito na? Dalawang oras? Oo, dalawang oras lang. Nandito na sila. Mm-hmm. Ma'am? Ano lang ako, nag-business ako dito. Gcash siya ka-ano. Ah, okay. Ah, so dito, kasi may nakikita ako dito, may mga sari-sari store, mga barbershop. So ibig sabihin na okay lang yan dito? Oo, okay lang. May laundry nga dyan eh. May laundry dyan. Ayun na, so siguro dito habang tumatagal, dumadami yung mga business dito, no? Kasi wala pang laman yan, no?
Oh, marami pang bakante dito. Bakit naman? Hindi pa na-award? Hindi pa siya na-award, pero meron na yan. Kasi may mga kuryente na yan, no? Basta may mga kuryente na yan, na ano na yan, na-applyan na. Ah, okay. Ito, ma'am na. So, yung iba parang nagdadalawang isip pa, hindi ba? Ayaw pa hindi. Iba. Baka di pa na-award. Di pa na-award? Kasi pag na-award na yan, nilipat ka na lang, kumpleto na yun. May tubig na, may tubig na, may ilaw pa. So, yung 700 a month, ilang years babayaran to, ma'am? Yung 750, 25 years babayaran mo to. 25 years. Mm. 55 years. Pero yung halaga nitong bahay, umabot lang siya 600. Ha, 600K? 600,000. Pwede na, no? So, after 25 years, sa inyo na yung house and lot? Oo. Ah, pwede. Pero, lipat dito? May 25. Ngayon taon lang? Oo. Bago lang pala, okay. 5 buwan na. Ah, so, ano, bago dinimolish yun dun sa Bitas? Yung iba. So, pagkapasok nyo dito, ma'am, pinturado na to? Opo. May okay. Masilya lang yan. Ah, masilya lang. Masilya lang ang pintura yan. Hmm. Kailang mo lang isa, may sobrang init, hindi. Mga bata nag-iiyakan eh, mainit masyado. So, yan ang tirikang araw. Sa okay. Gabi lang. Sa gabi, okay na. Okay lang sa okay. Gabi. Ito yung pinunta ni President Bongbong Marcos, ba yun? Tawag na ito sa kalugkob na lugar. So yung kabay, no, may kita nyo dito, yung iba merong mga tindahan. So, row house ang tawag nila dito. Ah, pakita ko sa inyo yung likod dito, ha? Dito. Pwede pa sila magtanim dito. Saka yung mga likod, puro mga kano. Puno. Ito, may mga tindahan dito. Anong binibili mo, kuya? Yelo? Bigas. Parkstone Estates. Ah, meron titinda ng dito. Milk tea. Simple lang sa timing dito sa lugar. Pero sa ngayon, mapapansin yung kabayan. Halos hindi pa okipado lahat dito. No? Pwede dito pag may sasakyan sila. Sakto. Siguro one-sided parking dito. Ito kabayan, ito yung patok na negosyo din dito. Yung piso wifi. Maglalagay ka ng coin dyan. Tapos makakonek ka na ng internet. Kailan kayo nalipat dito, sir? July 20. July 20, ngayon taon? Saan kayo nakatira dati, sir? Bago dito? Katuparan doon sa Tondo. Kayo pala yung na-demolish doon. Marami meron sa meron ito lang. Halos dito, halos karamihan dito, galing Katuparan ba? May kahirapan din dito. Ngayon, sir, anong nalipat kayo dito sa Cavite? Paano yung hanap buhay nyo? Wala. Pero nung nasa Katuparan kayo dati, sir, anong hanap buhay niya doon? Sa Pier. Sa Pier, okay. Doon sa Radial Road 10, Manila, no? Pero mas maganda po niya dito sa Fresco, no? Walang pa, no? Tahimik dito. Na-vlogger ka pala. Bakit, sir, may pinagawa si Jormi na tondo doon? Hindi kinabigyan? Ha? Di ba may tondo minyum doon? Wala, hindi kami... Ha, nalala sa Raffle? Yung building 12, 13. Ah, okay. May mga pan pala yun. May mga allocated talaga, no? So, kayo sir, ibang building kayo? Ibang building kami. Kaya building 16 kami. Ganon din ang monthly nyo dito, sir? 700 din? 750. Oh, next year, no? 1 year. Mahigit 30,000 houses and lot units built in the town of Naic, Cavite. Para sa mga qualified beneficiaries. Ito yung mga tinamaan, lalo na sa mga informal settlers.
who live in danger zone areas and families who have been benefited by government infrastructure projects. So, pailan pa lang yun, no? Makikita nyo dito ang lawak pa ng mga lote dito sa Naic, Cavite.